So, good morning sa lahat, no? Lahat ng dito, sigurado, ano yung mga tao ng mga willing mag-cut-on. Sana yung mga bagong members, yung mga bagong sali, excited pa rin hanggang ngayon. Kasi baka, ano, baka excited lang tayo nung una. So, dapat, simula na nag-join ka, dapat hanggang ngayon, excited na excited ka pa rin. So, magpasalamat ka na sa lahat ng nangyari o sa mga nangyari sa mga dumaan na buwan, so, nandito ka pa ngayon. Para sa mga matagal na, mga karaan na, pasalamat ka nga napakadiri ka ron, no? Kay siyempre, ang uba, nangawala na. Kay wala na ka-adjust sa, ano, wala na ka-adjust sa new normal. Yan. So, guys, aware siguro mo, okay, aware siguro ang lahat na tonight is training, no? So, we conduct training. So, perfect mind seating para set natin ulit yung mga utak natin, mga mindset natin. Kasi alam ko na mga first-timer dyan or mga members or mga matagal na nahihirapan or hanggang ngayon hindi pa rin naka-peak, hindi pa rin naka-move. Okay? So hanggang ngayon, yung iba stagnant pa rin. So yan yung mga pag-usapan natin ngayon. So dapat talaga bawal stagnant or mortal sin yung stagnant. So bawal yung ano, bawal yung wala kang production. So kailangan talaga may production, no? So siguro naman sa mga lahat na nandito, lahat na mga nandito is members na. Okay, so lahat na nandito is mga uplines na. Okay, so dapat next time pag mag-andak tayo ng training, ang sekreto talaga para mabilis lalaki yung negosyo mo. Okay, gusto niyo ba na yung sekreto? Ang sekreto niyan, magdala ka lang ng tao mo, left and right mo, automatic, may future ka sa network. Kasi ang negosyo natin is, ano eh, left and right lang eh. Sa mga medyo matagal-tagal na dito, mga 1 year na, okay, 1 year pataas, kumbaga ang sekreto lang para sa paglaki ng negosyo mo or para sa pag-build mo. Okay, para mudako jud imong income dayon, kailangan dalin mo lang yung left and right mo. So magdala ka ng isa sa left, magdala ka ng isa sa right, patin mo ng training. Automatically pag naintindihan niya yung mabuti yung negosyo, sabog yung negosyo mo. So yan lang pala importante. Okay, ngayong oras na to, so this is training, hopefully lahat ng tayo nakapaghapunan na. So dapat na nakakauna. At the same time, ang kailangan dito, gusto ko lang paalala sa lahat or pakiusap sa lahat, kailangan talaga presence of mind tayo dito eh. Kasi napakahirap naman umaten ka sa training na ganito pagkatapos yung utak mo ngayon nasa labahan mo. So dapat talaga na yung mga nag-attend lahat, okay, yung mga nag-attend, fix talaga yung utak nila na nakaset talaga yung mind na mag-attend talaga ng training. Okay, so yung iba nakapasok na, yung iba hindi pa. Okay, para makapagsimula na tayo. Okay, welcome natin yung bagong nano, bagong nag-attend. Sila si Upline, no? Upline Milani Lozano. So siguro, ano no? Okay na lahat. So gusto niyo ba matuto? Yan, okay. Mag-ingay tayo sa chat. So ito talaga yung mga tao, ito talaga nag-attend ngayon. Ito talaga yung mga tao na willing talagang kikita ng malaki. Kasi sa negosyo natin, so learning is one way of process for you to earn big, no? Ang lahat ng matutunan mo dito, parang nakadeposito yan sa bangko ng 50%. Ang gawin mo na lang, dagdagan mo na lang ng another 50% of actions, automatically, mawi-withdraw mo na yan, pera na kaagad. Ayos ba tayo? Ito talaga napaka-importante, no? So, kailangan talaga may once a week training po tayo para, syempre, evaluation also, no? Evaluation also sa mga daily na ginawa natin. So, kailangan talaga evaluate natin yung mga araw-araw nating ginawa. Kasi, kung hindi ka marunong mag-evaluate sa mga araw-araw na yung ginawa, hindi mo na malayan na stagnant ka na pala or na-stuck ka na pala. Hindi ka na pala nag-move. So para may upline or may coach na kumbaga magre-remind sa iyo palagi. So kaya yan yung kinakailangan. Kasi maraming tao dito pumapasok sa negosyong to, walang nagtuturo, so hindi nila alam anong gagawin. Maraming nangyari yan. Maraming nangyari kasi hindi nila alam ano yung next move natin. So napakaswerte mo, nandito ka sa Fast Track 4x4 system. Merong coach, merong leader. Okay, na napaka, kumbaga, credible, napaka nagsisikap talaga na makapagturo sa inyo. Di naman sinasabi natin na perfecto talaga lahat, pero at least
may natutunan po tayo. Ayos ba tayo? At saka po, kailangan talaga na, no, na, syempre, iba't ibang background meron tayo eh. Iba't ibang lugar po tayo. Hindi tayo magkapatid, hindi tayo magkadugo. Okay, pero nandito tayo sa isang kumpanya ngayon. So, ayan lang. So, ang gawin natin ngayon is, mag-set natin yung mind natin. Okay, ito yung, ano, ito yung kailangan nating trabahuin. Kasi iba't iba yung background natin. Nagsimula tayo kung sino lang tayo, kung sino tayo. Kumbaga, hindi natin alam storya ng buhay natin dati. Pero again, hindi natin kailangan pag-usapan yan. Kasi importante ngayon is, kumbaga, nag-meet tayo, isa lang bagay nakikita natin. So, ano yung mga bagay na yan na nakikita natin? Ang mga bagay na yan, kumbaga, klarong-klaro o napakaliwanag, nakikita natin yung future natin, yung success na gusto nating makamit. Tama? So, ano yung success na gusto nating makamit? Ito yung mga pangarap. Mga pangarap natin sa buhay. Bakit tayo nagmi-member? Bakit tayo pumapasok sa larangan na negosyong to? Kasi gusto natin makuha yung pangarap. Okay, gusto natin maka-achieve ng mga matagal na nating gusto. Tama? Kasi sa labas, kapatid, mahirap talaga ang pag-asenso. So siguro na-experience no naman or marami na tayong experience, okay? Ako nga, bata pa ako, 29 years old, pero marami na akong na-experience sa buhay. Nakapagtrabaho na ako ng almost 3 years. Siyempre, nakatapos din ako mag-aral. Nagapamilya ako. Okay, marami na akong pinagdaanan. Pero, ano lang talaga, isang bagay lang talaga yung nangigigil tayo eh. Anong bagay na yan? Parang isip natin, life is unfair. Bakit yung iba, napakadali lang yung buhay nila, hindi sila nagpuyat? Nakikita natin, parang napakasimple lang yung ginawa nila, pero bakit sila mayaman? Kasi bakit sila mayaman? Anak na sila ng mayaman. Hindi na sila kailangang maghirap para yayaman, tama? Pero tayo, parang sabi natin na unfair talaga. Bakit sila yung lang yung mayaman, bakit tayo hindi? So, napakaswerte natin na napunta tayo dito kasi pinag-usapan natin, paano ba tayo asenso? Napakaswerte talaga kasi minsan lang to mangyari sa buhay mo. Kasi alam ko naman na pag kinukumusta mo yung best friend mo ngayon, pag tinanong mo yan, kumusta? Ang pag-usapan nyo, maraming utang, kay maraming babayaran, napakahirap, walang ayuda, hindi nabigyan ng SAP, walang bigas, lahat ng negative, nasira yung ABCBN, tsaka bumalik sa ECQ. Yan yung mga bagay-bagay na pinag-usapan. Napaka-negative, napakahirap na, buti na lang, mamatay, buti na lang, wala na tayo. Parang ganyan, puro negative na yung ano. Pero sa negosyo natin, yung apply nyo, yung coach nyo, yung may-ari ng Fast Track 4x4, lagi po tayong pinalahanan na pag may buhay, may pag-asa. Ang importante lang dito, kapatid, para mabilis yung pag-asenso mo, bigyan ko kayo ng advance tip. Kailangan nagsasama-sama. Kasi mahirap magbuhat ng mabigat na bagay, ikaw lang mag-isa. Ano yung mabigat na bagay? Siyempre, laban ng pangarap. Laban ng pag-asenso. Ang pag-asenso o pagkuha ng pangarap, ang tanong, madali o mahirap? Mahirap. Pero pag nagsama-sama, pag nagkaisa, madali na lang kunin yan. So sa negosyo natin, lalo na sa fast track, walang iwanan dapat. Dapat talaga nagkaisa. Okay? Isa yung isip, isa yung puso, okay? At saka isa yung goal natin. So dapat talaga yung utak natin magkapareho lang. Dapat talaga yung isip natin magkapareho lang. Walang pwedeng tumiwalag. Walang pwedeng gumagawa-gawa ng kanyang sarili. Kasi mahihirapan ka. Kaya yung CEO nyo, kaya yung may-ari ng Fast Track 4x4 system. Nag-create talaga ako ng mga lesson para lahat ng downline o lahat ng baguhan, masusundan niya yung mga learnings. For example, syempre, hindi natin maiwasan na may mga kapulisan, may mga frontliner tayo na leader.
na downline. Siyempre, naka-duty sila or nasa ano sila, nasa strikto na lugar. Di naman pwede na naka-duty sila, mag-attend sila ng Zoom. Pero ang napakaganda, kung hindi sila naka-attend ngayon, meron tayong mga lesson, meron tayong i-upload sa ating group page na anong training natin ngayon, maka-cover up niya or mapakinggan pa rin niya. So walang pwedeng maiwan dito sa fast track. Okay? So walang pwedeng magawa-gawa ng kanyang sarili. Dapat isa lang yung isip, isa lang yung puso, isa lang yung goal natin. Ano yung goal natin? Siyempre tayong lahat aasenso, walang pwedeng maiwan. Bakit kami naganap na para isipin nyo, ngayong gabi, naka-uwi ako, alas 7 na. Imagine ha, naka-uwi ako ng bahay, 7 PM na. Kasi kumuha pa ako ng product sa ating opisina. Okay, nagkuha pa ako ng mga orders, nag-deliver pa ako ng mga orders. Naka-uwi ako, alas 7 na. Pero hindi ako naghanap ng rason para hindi ako na makapagganak ng training. Di ako naghanap ng rason na puyat ako sa trabaho ko buong araw para hindi ako makapagandak ng training. Pag sinasabi commitment, commitment. Pag sinasabi negosyo, negosyo. Pag sinasabi importante, importante talaga. Tama? So wala akong rason para hindi pwede maghanap ako ng rason para lang sa sarili kong kapakanan. Okay? Ang sa akin lang, pag sinasabi negosyo, commitment, commitment talaga na pag grupo pinag-usapan, pag fast track 4x4 pinag-usapan, drop everything talaga. Wala talaga akong pwedeng ibang gawin. Pag sinasabi grupo, pag sinasabi kumpanya, tama, sugal talaga. Wala akong ibang rason-rason dyan. So sana, ganun din tayo. Pag sinasabi training, dapat talaga, pag may oras lang, or pag bakante lang, drop everything talaga. Kasi wala kang marating dito pag lagi kang behind. Wala kang marating dito pag lagi ka lang nasa huli. So dapat talaga advance tayo eh. Advance tayo palagi. So lahat tayo dito nagle-learn eh. Lahat tayo dito natututo or nagle-learn pa rin. Ako, ang pinakaunang tao natututo dito sa aking training ngayon, ako. Ako mismo. Kasi hindi ako pareho lang tayo eh. Pareho lang tayo humahataw, pareho lang tayo nagsimula din. Kasi nagsimula tong hataw natin, new normal. So this is what you call new normal. Nagsimula to nung ano eh, March. Okay, lahat tayo nahihirapan eh. Pero hindi natin pinag-usapan dito, ilang bisis tayo nahihirapan. Ang pinag-usapan natin dito, willing ba tayong, kumbaga mag-stand ulit. Hindi pinag-usapan dito, ilang bisis kang bumagsak eh. Ang pinag-usapan dito, ilang bisis kang babangon. Kailangan, ma-adapt mo yung new normal. Gusto mo natin ma-adapt yung new normal? Ano kailangan? Consistency po. Sulat mo dyan, consistency. Consistency is the name of the game. Pangalawa po, ang kailangan po para mag-adapt tayo sa new normal, focus. Focus ka sa iyong kumpanya, focus ka sa iyong grupo, focus kayo sa iyong sarili na makapag-create ka. Bakit hindi tayo mabilis kumita? Bakit hindi tayo mabilis makakreate? Kasi yung ano natin, yung isip natin, ano eh, separated eh. Tama? Wala tayo sa focus. So kailangan naka-focus tayo. Consistent lang. Kung walang nangyari sa iyo ngayon, babawi ka bukas. Kasi hindi yung pinag-usapan dito ang nangyari ngayon eh. Ang pinag-usapan dito mga kapatid, mga kapastrak 4x4 system, ang pinag-usapan dito kung ano yung pwedeng mangyari sa iyo bukas. So kaya sinasabi ko consistency kasi kailangan mo lang ituloy-tuloy kasi ang bagay na hindi nangyari sa iyo ngayon, pwedeng mangyari sa iyo bukas. What if ginawa mo lang siya ngayon, hindi mo na ginawa bukas. Supposed to be, ang mangyari bukas, hindi nangyari. Kasi bakit? Hindi ka nagiging consistent. Ayos ba tayo? So dapat may ano tayo, may malalearn talaga. Kasi na-feel ko dito eh. Na-feel ko dito, halos-halos, marami, medyo na ano na, medyo nahihirapan na. Medyo nahimlay na. Na ano na, na-stop na sa goal niya, parang
parang kung isipin ko, kung i-feel ko lang, parang mas masipag lang nung nagsisimula. Pero habang tumatagal, wala na. Wala nang energy. Hindi na masaya sa ginawa niya, hindi na siya excited. So dapat excited. Dapat talaga ikaw yung tao na puno ng pag-asa. Tama, ipakita mo yung mukha sa puno ng pag-asa. Hindi yung mukha ng walang pag-asa. Pag sinasabi na puno ng pag-asa, dapat masaya. So dapat lang, smiling tayo at approachable tayo. Tama, kailangan positive vibes lang. Pag i-grade ng mga uplines nila, mag-smile, hindi yung nangangaway. Hi upline, good morning. Oy, good morning. Hindi yung nakasimangot. Walang pera na pwedeng papasok. Walang production na pwedeng papasok kung lagi tayong nakasimangot. Kaya po, araw-araw, lagi po akong nakasmile. Kaya ipakita niyo yung smile niyo, dapat masaya. Tama, hindi yung halos everyday nakasimangot. Tama, pikun na pikun. Parang, anong tawag yan? Parang may rigla. Sa mga lalaki naman, parang inaaway ng girlfriend, parang iniwan ng girlfriend. Nakuha natin, so dapat lang masaya. So, remain approachable, teachable. Dapat excited, laging masaya. Ay, greet mo yung sarili mo. Yan yung pinakauna na bagay na pwede natin pag-usapan eh. Kasi, gusto nyo ba talagang mag-grow? Siyempre, gusto natin eh. Tama, kung gusto natin mag-grow, kapatid, kailangan tama yung pag-isip. Paano ba itama yung pag-isip? Siyempre, itama yung pag-isip. So, kailangan, medyo ano ka, positive kang mag-isip. Kasi mahirap itama yung sarili mo, mahirap itama yung isip mo kung hindi ka positive. Tama, mahirapan ka lang. So yan yung pinaka-importante kasi apektado lahat. Kapatid, apektado lahat kung problematic dito eh. Kung lagi yung problema tong utak na to, kung lagi problema tong isip na to, ano, apektado lahat. Apektado galaw mo, apektado yung grupo mo, apektado lahat, apektado yung income mo. So walang swerte na papasok sa iyo kasi lagi mong kino-complicate yung bagay. So I don't think so if all of you are following my post, no? Okay? So ano pinopost ko way back 4 days ago? You don't need to complicate things in life. So wag mo i-complicate yung mga bagay-bagay sa buhay mo. So ang gawin mo lang is do it simple. Okay? Simple way. Tama, wag ka na mag-isip paano. Wag ka na mag-isip paano. Ano yung binigay? Ano yung pwede mong sabihin? Isabi mo lang. So, hindi mo kailangan mag-memorize. Kasi hindi ano dito eh, hindi pinag-usapan dito kung magaling ka bang mag-memorize. Okay, so wala na tayo dyan. Graduate na tayo sa pagiging high school natin, sumubo na tayo dyan. Wag na kayong mag-memorize. Ang sekreto sa negosyong to, ang sekreto sa fast track 4x4, marunong ka lang kumopya. Ayos ba tayo? Marunong kayong kumopya. Kung sino yung maraming production, kopyahin nyo lang. Kung sino rin yung maraming pain, magtanong lang kayo. If you want to become a good student, okay, kailangan lagi kayong nagtanong. Kasi ang estudyante na willing matuto, laging nagtatanong. Huwag na kayong mag-research. Hindi lahat ng re-research nyo, tama eh. Hindi lahat ng research nyo, hindi lahat na nasa YouTube. Okay, sa mga magaling mag-research dyan, yung taga-attractors, alam ko yon, mga magaling yon. Huwag na kayong mag-research ng research, mga uplines, kasi hindi lahat ng tinuro sa online, tama. Tama. Di lahat ng tinuro, yung iba dyan, tinuro, pang defocus lang yan kasi minamarket ka rin nila. Tama ko. Ano yung tinuro ng grupo nyo? Kung ano yung tinuro ng may-ari ng Fast Track 4x4? Kung ano yung tinuro ng company natin? Ang gawin mo, sundan mo lang. Kasi hindi ako pwedeng kumita ng 6-digit income. Hindi ako pwedeng kumita ng 200,000 sa isang linggo, sa dalawang linggo, kung wala akong bagay na ginawang tama. At saka po, i-advance info ko na lang po,
Kapatid, kailangan talaga magiging successful network marketer tayo eh. Ano yung network marketer? Dapat talaga magiging leader kayo. Sabihin mo sa sarili mo, magiging leader ako. Ang leader kapatid, okay, the gathered people. The teach people. Okay, ang leader siya yung nagbigay ng opportunity. Ang leader siya yung nag-guide. So dapat magiging leader ka. Pag nagbenta ka lang ng produkto, hindi ka leader niyan. Salesman ka. Pero hindi ko sinasabi na huwag kayong magbenta. Okay? Ang produkto natin, pwede natin ibenta, pero huwag kayong mag-focus sa pagbebenta. Sabihin mo sa sarili mo, kailangan akong mag-build ng grupo ko. O, sabihin mo, isulat mo dyan. Kailangan ako makapag-build ng grupo ko. Ikaw na yung mag-decide kung ilang downlines ba gusto mo, ilang 15 accounts ba gusto mo, sulat mo dyan. At saka, hindi ka makapag-build ng grupo mo kung yung mindset mo hindi tama. So ano bang karakter ng isang leader? Gusto niyong malaman ano karakter ng isang leader? Ang karakter ng isang leader, hindi yan naghahanap ng maraming excuses. Ang leader ay hindi naghahanap ng excuses. Ang isang leader ay nag-iisip palagi kung ano yung solusyon, kung ano yung mga bagay-bagay na pwedeng gawin para sa ikabubuti ng grupo niya, ikabubuti ng kumpanya niya, para may marating yung mga tao niya. Yan yung leader. Ang leader, ininaganap ng rason. Ay, nako, masakit yung ulo ko eh. So, bukas na lang tayo mag-training. Ay, guys, wala akong pera ngayon. Kayo na lang muna. Yan yung mga leader-lideran lang. Ang leader, kapatid, hindi naganap ng rason. Ang leader po ay isa pong risk taker. Marunong sumugal. So, dapat, pag leader ka, 15 accounts ka. Walang leader na hindi 15 accounts. Paano mo tuturuan yung mga tao mo? Hindi ka nag multiple accounts. Paano sila susunod sa'yo pag hindi ka multiple accounts? So sa mga bago pa dito, okay lang yan kasi bago ka pa lang. Okay? Aralin mong mabuti at saka huwag mong kalimutan magdagdag ng accounts. Ako, bilib ako sa aninong grupo to. Bilib ako sa grupo ni Upline Ariel. Actually, na-appreciate ko sila si hanapin ko muna, sila si Mariana, si Guyo. Sila si Sister Jane. Sila si Angelica. Actually, believe ako sa kanila. Alam ko yung ano nila, alam ko yung background nila. Alam ko yung buhay nila. Kasi ako mismo talaga kumuha ng pang-account nila. Ako talaga mismo nagpunta sa subdivision nila para magkuha sa PA nila. Ba, imagine niyo, hindi naganap ng paraan para hindi makasali. Alam ko ano pa yan, alam kong magiging ano pa yan, magdadagdag pa yan. Alam ko yan. Kasi iba tao yung may ambisyon. Tama, so wag lang kayong mag-iba, tuloy-tuloy nyo lang. Okay, dapat next time kayo na yung boss, kayo yung may boss. Ang mas maganda, nandito tayo sa fast track 4x4, wala tayong boss dito eh. Okay, so tayo yung boss sa sarili natin kasi tayo yung nainegosyo. Okay, so sa mga ano dito, sa mga baguhan pa lang, imagine niyo yung iba, nasa malayo pa. Sila ano, si Upline Silane, nasa Barin. Sila si Gary. So, ang gawin niyo mga Uplines, huwag kayong papayag na hindi kayo makapag 15 accounts. So, huwag niyong entertain kung sino kayo, ano yung background niyo, anong trabaho mo ngayon, hindi issue yan. Kasi kami nga, sino lang kami dati, pero bakit nakapag 15 accounts kami? Kasi ang sekreto niyan, hindi kami huminto. Ayos ba tayo? So ano ba yung proper mindset? Ano ba yung tamang mindset sa kinakailangan natin ngayon? Yan. So ang ano natin ngayon? So one mind, one heart, one goal. So nakita niyo sa screen? Yan, one mind, one heart, one goal.
So ang gawin natin ngayon, reset natin yung buhay natin to the new normal. Okay, so dapat tayo mag-success in new normal. So kapatid, kalimutan mo na yung mga buhay mo, kalimutan mo na yung sino ka dati, sino ka kahapon. So dapat talaga mag-adapt tayo sa new normal. So yung dating iniisip natin, yung old mindset natin, kalimutan mo na. Kasi ang uso ngayon, online na lahat eh. So iano mo na, tanggapin mo na. Ito na talaga eh, nangyayari na talaga eh. Wala ka nang magawa. Wala nang ano ngayon, wala nang inuman sa mango. Wala nang inuman sa mga restobar, yung mga magdabaga na disco-disco. Wala na, kailangan mo nang tanggapin. Ang kinakailangan ngayon kapatid is focus tayo. Focus tayo sa new normal na magka-resulta tayo dito. Mag-ipon tayo ng pera. Magbili tayo ng bahay. Mag-save tayo para siyempre pagdating ng panahon may marami tayong pera. Huwag na tayong magsayang ng pera. Huwag na tayong mag-ano. Huwag na tayong magparang lifestyle lang lahat eh. Wala na. Ang gawin natin, tanggapin na natin nga this is new normal talaga. Ito na yung manangyayari. So dapat lagay mo sa utak mo na lahat ng bagay ngayon is dumaan na lahat sa online. So if you want to become successful in new normal, so syempre, ang kinakailangan mo is dapat magpaturo ka or kumbaga magpaturo ka sa mga nauna sa'yo kung ano yung alamang, ano yung online. Okay, so kalimutan mo na kung dati nagpi-Facebook ka lang para makapag-post ng mga pinupost mo dyan, naka-cleavage ka lang. Kalimutan mo na yan, wag mo nang gawin yan kasi nagninegosyo ka na ngayon. Yan. Adapt the new normal process. So ano ba yung new normal process? Okay, sulat muna para ano, para dire-diretso tayo, para tuloy-tuloy. Okay, yung mga keywords lang yung mga nilagay ko kasi i-discuss ko naman to eh. Adapt the new normal process. Ano ba yung dapat gawin natin? Ano ba yung i-adapt natin? So dito natin ilahad, dito natin i-achieve yung mga ano natin, mga investment eh. So kung dati, nag-invest tayo ng mga sapatos, mga Gucci-Gucci na yan, mga Louis Vuitton na yan, okay? Mga mamahaling ano, tsaka namasahe tayo para araw-araw, papunta sa office, nag-attend tayo ng anniversary. Siyempre, nakita nyo kahapon, anniversary. Dati kapatid, ano eh, nagpunta kami ng Manila, magbabiyahe kami, sasakay kami ng aeroplano, gagastos kami ng hotel doon. Gagastos kami na mga 30,000, 20,000 kasi marami kami, dalawa kami. Tama, tsaka hindi naman kami nag-check-in sa mga pipitsogin na ano na mga hotel. So syempre, top earner eh. So kailangan mamahaling hotel ang pag-check-inan mo doon sa Manila. Dati namasahi kami, pero ngayon, ang mas maganda, dito mo na ibuhos yung mga investment mo. Hindi mo na kailangang mamasahe, hindi mo na kailangang magpunta ng Manila para magkatin ng anniversary. So, just adapt the new normal. Ano yung new normal? So, dapat talaga mga appliances, mag-invest tayo ng mga magandang cellphone. Siyempre, kailangan mag-invest ng magandang cellphone para ano, para maganda naman kuha ng ano mo, maganda naman kuha ng camera mo eh. Actually, bilib ako sa downline ni Upline Ariel, parang na-inspire na to. Parang iba yung inspiration nila. Nakita ko eh. Kasi ganda talaga yung ano, maganda talaga yung kuha ng camera. So dapat talaga mag-invest tayo sa ano, mga maganda yung kuha ng cellphone. So mag-invest tayo ng laptop for ano, for editing. Kung gusto mo nang mag-edit ng mga video. Tapos mag-invest tayo ng opisina. Okay, so kami, nag-invest kami ng opisina dito sa bahay. Oh, yung mga sila Upline Malo, nag-invest sila ng opisina. Sila si ano, sila Upline Rosel, nag-invest sila ng opisina. So, doon natin na-invest. At saka, mag-invest tayo ng pampaganda. Siyempre, mukha natin ngayon, napaka-importante. Bawal yung mag-attend tayo ng Zoom, yung parang wala tayong ligo. Paulit-ulit ko nang sinasabi to, ha? Okay lang, walang pamunas, basta importante, punasan mo yung mukha mo.
Kasi yung yan yung nakababad sa ano, nakababad sa ano, nakababad sa camera dapat. So bago ka mag-successful sa new normal, kailangan i-adapt mo muna. Okay, wag na kayong mahiya sa akin kasi ngayon lang naman 'to eh. Okay lang. So magano kayo, mag-adapt kayo, dapat talaga magano ka, mag-invest ka ng mga ring lights. Kung masyadong madilim yung pa yung ano mo ngayon, yung surroundings mo. So dapat magano ka, mag-invest ka ng ring lights. O tulad ni ano ni Apen Joseph. Oh. Nagano talaga, nag-set up talaga ng opisina. So yan yung mga ano, yan yung mga bagay na kailangan mong i-adapt sa new normal. Tama? Kung ang laptop mo, pangit yung ano, pangit yung camera, hindi masyado maganda yung pixel. Pixel ng ano ng camera mo, pwede kang bibili ng camera. Para gaganda, mura lang yan, 1,000 I think, 1,000 plus. Makabili ka na yan. So kailangan talaga magano ka, mag-invest ka sa mga bagay-bagay na gamit mo sa online. Upline, wala pa kaming income. Hindi ko sinasabi, bukas ka agad. Tinuro ko lang sa'yo para mabilis ka makapag-adapt. So adapt lang. Tapos magano kayo, mag-invest your no, sa mukha mo. Ba, tulad sa ano nyo, tulad sa CEO nyo ngayon, ba? Nag-invest talaga ako ng ring lights, yung mga ganyan, para medyo gwapo naman. Para pagka kausap ko yung mga leader ko, ma-inspire naman sa akin. Hindi yung pag kausap ko yung mga leader ko, parang magnagtatanong pa, yan ba yung ano natin? Yan ba yung CEO natin? Napaka-haggard naman. So dapat talaga, maganda tayo, ha? Okay, so dapat next time, mga appliance, kahit lalaki, ha? Kahit lalaki, magano kayo, maglagay kayo ng mga pangpaganda ng buhok. So mga lalaki, wag yung wala kayong gupit dyan. Magpagupit, tama? Dapat mga babae, naka-lipstick, ha? Wag yung parang walang kain. O, wag kayong makipag-usap pag walang ano, hindi naka best aura, hindi maganda yung aura mo. So, para ano, attractive. Para attractive ka sa mga ano mo, sa mga guest mo, attractive ka sa mga downline mo, para yung downline mo mabuhayan naman. So, yan lang, basta yung mga bagay-bagay na importante sa new normal, i-adapt mo lang. Okay, dapat mag-zoom tayo palagi. Okay, so yung Zoom natin, kailangan i-master mo. Okay, i-master mo yung Zoom. Kasi kailangan eh, pagdating ng panahon na malaki na yung grupo mo, na kumbaga yung grupo mo is marami na, kailangan maganda ka rin ng training sa Zoom. So, this is the things you need to adapt in new normal. Ito talaga proseso ngayon. Ayos ba tayo? So, ito proseso ngayon, okay? Okay, para maging successful ka sa new normal, so you need to take down all your deepest why, mga uplines. Para saan ba, bakit ka pumasok sa negosyong to? Para saan ba? Para saan ba tong pagninegosyo mo? Para saan ba tong ano? Para saan ba tong pag-invest mo ng ano? Pag-invest mo ng pera? Ano yung deepest why na yan? Siyempre, para sa pamilya mo. Para sa future mo. Bakit ka nagpa-fast track 4x4? Bakit ka pumasok sa sistemang ito? Kasi gusto mo makamit yung mga bagay, yung bahay, yung kotse, yung pangarap mo sa pinakamadaling panahon. So kalimutan mo na yung ano, kalimutan mo na yung sumali ka dito kasi nagwapuhan ka lang sa may-ari ng fast track. Tama, kasi napaka-cute niya, yung ganyan. Joke lang yun, ha? Okay? Kasi na-cutean ka lang sa nag-invite sa'yo. Kalimutan mo na yan. Kasi ano lang yan, love at first sight lang yan. Okay? Pag uminom ka lang ka ng tubig, mawawala rin yan. Okay, bakit tayo naninegosyo? Okay, balik tayo. Bakit tayo naninegosyo? Sulat mo dyan. Bakit ka naninegosyo? Para saan ba? Bakit ka pumasok sa fast track? Di, kasi maraming maganda eh. So naghanap ako ng jujuwahin or 'di ba? Nakuha natin. So hindi tayo nandito para magjojowa, hindi tayo nandito para mag-crush lang. Okay, nandito tayo para magiging successful. Para saan ba 'tong pagpupuyat mo? Para saan ba 'tong pag-attend mo ng training araw-araw? Para saan ba 'tong pag-invite mo? Susulat mo diyan lahat para saan ba 'yung mga ginawa mo?
Kasi pagdating ng panahon, pagdating ng araw, may purpose yan lahat. Bakit ko pinasulat sa inyo? Okay, balikan mo yan pagdating ng araw. Balikan mo yan pagdating ng panahon. Bakit ka nagdinegosyo? Bakit ka nagne-network marketing? Kasi gusto mong mabigyan ng magandang buhay yung mama at sa papa mo. Kasi ewan ko, ano background ng parents natin? Ako, bakit ako nag-uuno? Bakit ako nagpa-fast track 4x4? Bakit ko ginawa tong company to? Bakit ako ginawa ng grupong to? Kasi ginawa ko siya kasi may din ako. Linagay ko sa utak at saka puso ko ang pagninegosyo kong to, kailangan talaga na magiging successful kasi para to sa parents ko. Para to sa magiging anak ko, para sa to sa future na family ko. O hindi, may family na ako ngayon, may anak na ako ngayon. O syempre, maganda yung buhay nila. Kasi bakit? Ginawa ko siya ng tama o yung lahat ng sakripesyo ko, bawing-bawi, kasi naintindihan ko yung deep is why, para saan ba yung negosyong to, bakit ako pumapasok. Kasi yung deep is why mo na yan, yan yung magbibigay ng bangan ng buhay sa'yo. So always mo yung balikan yung deep is why mo. Pag napagod ka, balik ka palagi sa deep is why mo. Pag maraming nagre-reject sa'yo, balik ka sa deep is why mo. Pag iniwanan ka ng boyfriend mong pangit, balik ka sa deepest why mo. Kaya naman nagnegosyo para sa kanya eh. Iniwanan ka pa, pangit pa. Ah, maghanap ka na ng bago na mas gwapo. Okay, balik ka palagi sa deepest why mo. Pag didi-discourage ka ng mga kapatid mo or mga kapitbahay mo or mga kaibigan mong walang naitulong sa'yo na maganda, balik ka ulit sa deepest why mo. Pag nininegative ka ng lahat ng invites mo, walang sumasali sa'yo kasi hindi pa tamang time, hindi pa tamang oras para sa'yo, balik ka ulit sa deepest why mo. Ayos ba tayo? Kasi yung deepest why mo na yan, yan yung magbibigay ng gigil mo. Sabihin mo sa sarili mo, gigil. So dapat manggigil ka dyan. Huwag kang papayag na mawala na lang yung magulang mo. Hindi ka pa rin nakapagbigay ng magandang pagkain sa kanila. Hindi mo pa rin sila nabigyan ng mga magandang travel. So dapat bago sila mawala sa mundong ito, bago sila mawala sa buhay na to, dapat napa-experience niyo muna sa kanila na kahit makapagpunta naman lang sila, pinakauna, Boracay lang, madala mo sila sa iba't ibang bansa bago sila kunin ni Lord. So yan yung ano natin eh, yan yung mga rason natin, bakit tayo umahataw, yan yung mga rason natin, bakit tayo nagsiseryoso. Para pag may nag-negative sa'yo, always mong tingnan yung deepest why mo. Ay, yung deepest why ko, bago mawala si mama, bago mawala si papa, gusto ko pahigain ko sila sa magandang kama. Gusto ko silang patirahin sa magandang bahay. So yan yung ano mo, yan yung makapagbigay ng gigil sa iyo. Hindi yung para kang wala, hindi yung parang kang hindi mo alam yung deepest why mo, kunting rejection lang, himlay ka agad, kunting rejection lang, hindi na excited. So bakit ka bang nanegosyo? Para ba sa rejection? Bakit ka ba pumasok sa negosyong to? Para ba sa kanila? Hindi eh. Kundi para sa lahat ng deepest why mo. Okay, so dapat talaga, you are eager for success. Sabihin mo dyan, eager for success. So gigil ka sa pagiging successful mo. Kumbaga, para kang nanggigigil eh. Oras-oras, araw-araw, eager kang makuha yung pangarap mo. Gumising ng maaga, gigil na gigil ka. Gigising ng maaga, gigil na gigil ka. Makapagpapain ako, makabuild ako ng grupo, makabuild ako ng malaking grupo, makainkam ako ng malaki, kasi para mabili ko yung gusto ni mama, para mabili ko yung gusto ng anak ko, para mabili ko yung gusto ng kapatid ko, para mabili ko yung gusto ko, para mabili ko yung gusto ng magulang ko. Dapat yan yung success na gusto mo. So eager ka talagang makuha lahat ng bagay na gusto mo. So bakit ako ganito? Bakit si Upline Glenyo? Bakit si Coach Glenyo? Sobrang gigil, parang hindi napapagod. Araw-araw, lumabas ako ng bahay, gigising ako, 5 a.m. in the morning, everyday yan. Alis ako ng bahay, 7 a.m. Kukuha na ako ng mga transaction, magpunta na ako sa mga LBC, nagpadala na ako ng products, nagfa-follow up na ako ng mga downlines ko, nagte-text na ako, nagsisend na ako ng mga
mga update sa Konbo natin. Nakita nyo naman lahat kasi member naman kayo ng Konbo natin. Kasi itong mga bagay na to, ito talaga yung bagay na parang nanggigigil ako kasi kumbaga gusto ko talagang makuha siya ng mabilis. So dapat ganun din tayo. Hindi yung eager lang tayong makapag-text sa jowa natin. Hindi yan success eh. Tama? So dapat eager for success. Ayos ba tayo? So sa kagigil mo sa pagkuha ng negosyo mo, so be careful sa mga lahat ng negative. So be careful sa mga negative kasi yung negative na yun nasa paligid mo lang. Iwan ko, baka nasa kasama mo na mo dyan. Baka yung negative dyan nasa katabi mo. Okay, baka yung negative kasama mo lang sa bahay. Baka yung negative jowa mo. Okay, baka yung negative yung hindi nakinig sa training natin ngayon. So be careful sa mga negative. At saka wag magiging kampante. Okay, baka feeling mo dyan, hindi ka pa na negative. Baka in-insist mo, ay, apps, okay lang ako, apps. Hindi pa ako negative eh. Hindi mo na lang namalaya na negative ka na pala, kinakain ka na pala ng sarili mo. Huwag yung negative yung mindset mo. Kasi yung negative na mindset, lagi pinapahirapan yung sarili. Mahirap mag-invite, walang load, walang pera, kinukulit ng magulang, emotional, laging naghanap ng rason. Yung kasama mo dyan sa bahay na matagal gumising, nako, negative na yan. Yes, careful ka sa kanyan. Kasi walang positive, walang taong, mataas yung pangarap, tapos napakatagal gumising. Buti pa pag nagpag-usap sa'yo yan, iwas-iwasan mo na yan. Kasi dadalhin ka pa sa taong yan sa putikan. Dadalhin ka pa sa taong yan sa kapahamakan. Iba't iba kayo ng pangarap, pamilya mo, pamilya niya. Be careful, the people surrounds you. So, pag kinakausap ka na niyang, ay, mahirap. Kinakausap ka na niyang, ay, nako, wala akong load eh. Pag kinakausap, lahat na lang may rason, lahat na lang ng bagay, mahirap para sa kanya, ano na yan, negative na yan. So, be careful sa mga negative. Tama? Kasi yung negative na yan, walang may tulong sa'yo yan. So, negative mindset, again, sinasabi ko na to sa post ko, WeBack, 3 days ago, sinasabi ko na, yung negative na yan, hindi mo pwedeng i-deposito sa banko yan. Hindi GCash yan na pwede mong in-cash yung pera mo dyan. Hindi pwedeng ma-in-cash yan. Okay, yung negative na yan, dadalhin ka pa niyan sa putikan. Dadalhin ka pa niyan sa kapahamakan. Ang gawin mo pag nahirapan ka, ang gawin mo pag medyo mabigat sa isip mo, mabigat yung sarili mo, napupuyat ka, ang gawin mo, tuloy-tuloy ka lang. Consistent lang, tuloy-tuloy ka lang. Ang kailangan mo kapatid, araw-araw dapat humakbang ka. Tama, humakbang ka. Dilat mo mata mo. Kailangan kang humakbang para asenso ka. Huwag kang takot, huwag kang duwag. Tama, kasi pag takot ka, pag duwag ka, wala kang pupuntahan. Pag may na-negative sa'yo, ano, tuloy-tuloy mo lang. Dilat mo mata mo para may nakita kang maganda. Dilat mo mata mo para makita mo yung deepest way mo. Kasi lahat ng tao na humakbang. Humakbang lang. Hakbang ka lang. May mapupuntahan ka. Hindi ka pumasok sa negosyong to para masaktan ka. Hindi ka pumasok sa negosyong to para mahirapan ka. Kasi sanay na tayong nahirapan eh. Mahirap na tayo eh. Dati pa, mahirap na tayo. Sino bang pumasok dito na mayaman? Tama mali. Kasi kung mayaman ka, wala ka dito eh. Bakit ka pa natatakot? Apps, nakuwap, mahirap. Apps, mahirap eh. Hindi ka nga nahirapan dati. Naglakad ka, nag-aaral isang kilometro. Tinuloy-tuloy mo kasi nag-expect ka, gagraduate ka, yayaman ka. O ngayon, yumaman ka ba? Hindi. Pero anong tinuro ng magulang natin? Anak, hakbang ka lang. Hakbang ka lang kasi may mapupuntahan ka pag alam mong humakbang. Anak, dilat mo lang mata mo na may patutunguhan ka. So dinilat mo mata mo, humakbang ka. Diba? Kasi naniwala ka, may mangyayari. O anong nangyari ngayon? Wala. Buti na lang, nasa fast track 4x4 ka. May isang leader, may isang may-ari. Okay? May isang coach na nagtuturo sa'yo paano ka humakbang ng tama. Wala na, sagad na tayo eh. Sagad na tayo sa buhay mahirap. Hindi ka na ignorante dyan sa buhay mahirap.
Lahat tayo may pinagdaanan. Pumasok ka sa negosyong to para makaahon. Okay? Pumasok ka sa negosyong to para makaahon sa kahirapan. Yan, lagay mo sa utak mo. So dapat talaga tama yung karakter natin eh. Kasi ang pag-usapan dito sa negosyo natin, kung ano yung karakter mo. Ano yung karakter mo? Ano ba dapat karakter mo? Kung nahirapan ka, sa tuwing nahirapan ka, sa tuwing may problema, sa tuwing marami kang pinagdaanan, linaban mo or nakipaglaban ka. Tama? Kung nahirapan ka ngayon, dapat lang. Kung sinaktan ka ngayon, dapat lang. Kung maraming na negative sa iyo ngayon, dapat lang. Kasi part sa karakter mo yan. That's part of the process. Lahat ng yan, proseso. Kailangan mong pagdaanan kasi proseso yan. Ang pinag-usapan dito, hindi yung ilang beses kang nahirapan. Ang pinag-usapan dito, hindi yung ilang beses kang nasaktan. Ang pinag-usapan dito, kung nasasaktan ka, nahirapan ka, paano ka ba kumilos? Yan lang, yan yung napaka-importante mga uplines. Okay, mga members natin eh. Yan yung napaka-importante. Okay, lagay mo sa utak mo, pag negative, hindi mo pwede lagay sa banko yan, hindi mo pwede ma-incash yan eh. So ayos ba tayo? May natutunan ba? So dapat, lakasan mo loob mo. Okay, lakasan mo loob mo. Tuloy-tuloy lang, trabaho lang. Okay, kung may experience ka ngayon na mahirap, part lang ng proseso yan. Kami nahirapan din dati, kami nasaktan din, binubuli din. Okay, lahat na lang ginawa na sa amin, pero bakit kami tinuloy-tuloy? Alam namin, lahat ng pinagdaanan namin, proseso, sa amin pa rin ang uling halakhak. Pinagtawanan ka, okay lang. Sa amin pa rin ang huling halakak. O ngayon, nakatatlong kotse na ako. O ngayon, makapagtatayo na ako ng bahay. O sinong magtatawa ngayon? O di ako naman. Tama? So, dapat kung marami tayong experience na mali, marami tayong experience na mga bagay na mahirap, o dapat talaga, kikilos tayo ng mabilis. Para ma-prove natin na mali sila, tayo yung tama. Siyempre, be professional businessman also or businesswoman. So sa negosyo natin, kailangan talaga maging professional po tayo. Kasi negosyo to eh. So paano ba, bakit tayo nagfi-fail? Bakit lahat ng halos mga member ng network marketing nagfi-fail? Kasi hindi sila tao kausap eh. So huwag kang magbigay ng promises sa mga tao mo na hindi mo kayang gawin. Huwag mong sabihin na tulungan kitang magbenta kung hindi mo naman kayang tulungan yan. Nag-guess natin? Kasi sa fast track 4x4 system po, kapatid, yung produkto natin, kapatid, bonus na lang yan. Profit mo na lang automatic yan. Nag-guess natin? Gamitin mo yan. Bigay mo sa pamilya mo. Huwag kang mag-isip na magbenta ka. Gawin mo lang yung sistema. Okay? Triplehin pa yung income mo. Pag sinasabi may training. Kasi bakit? Hindi naman tayo nagawa ng training para sa walang hindi importante. Para sa walang kwenta eh. Tama? Ito talaga yung mga negosyante. Yung negosyante kapatid, nagpaplano para sa ikabubuti ng kumpanya. So bakit yung iba nag-fail? Kasi hindi sila professional eh. Ano yung mga hindi professional? Sinasabi, pare, ano tayo ha? Zoom tayo ngayon kasi kailangan kasi magpaplano tayo sa negosyo natin. Ang ginawa ng iba, dinidecline. Ang ginawa ng iba, hindi sumipot. So, anong klaseng tao ka? So, hindi ka professional. Kasi hindi mo sinipot yung negosyo mo. Kaninong negosyo to? Akin lang ba o sa ating lahat? Siyempre, sa ating lahat. So, we need to be professional in terms of business. Ano yung professional? So dapat makinig tayo sa mga nauna sa atin. Hindi yung nagawa ka ng sarili mo. Gumawa ka ng sarili mong sistema. Gumawa ka ng sarili mong plano. Bakit kapag gagawa ng sariling plano mo, meron naman tayong plano? Pag sinasabi, mag-attend tayo ng Zoom, mag-attend tayo ng trainings, mag-business preview tayo, attend tayo. Kasi yan yung bagay na importante, isa sa parte sa karakter mo yan,
anong klaseng tao ka ba? Pag may Zoom na na training, dapat nakabihis ka. Huwag kang magano, huwag kang magsuot ng ano lang yan, ano lang dyan, kasi nasa bahay lang eh. Kausapin mo naman yung business partner mo ng presentable. Tama, magbihis ka na rin. Hindi ko naman sinasabi na ano talaga, naka long sleeve ka, naka pulo ka, hindi ko naman sinasabi. Ang sinasabi ko is, kailangan presentable ka. Magsuot ka ng damit na presentable, makinis, tapos may ano tayo, may mga members tayo sa fast track na mga pulis, mga abogado, mga doktor, mga teacher. Tapos mag-training tayo na ganito. May iba dyan, naka jersey lang, naka sando lang. Tama? So dapat, naka professional bihis tayo. So that's the part of professionalism. Kasi yung market natin ngayon, big time eh. So dapat, big time din tayo. Upline Glenn or coach, bakit ka madaling makapag-close ng 15 accounts? Gusto namin yan. Ang sekreto ko kapatid, hindi ko na sila kinausap ng isip bata. Nagpunta ako doon, seryoso. Walang tawa-tawa, walang... Tapos seryoso ka usap, 100,000 yung kinu-close deal mo eh. Hindi mo pwedeng pagtatawanan yan. Kaya usap ko, kausap ko ngayon, ano eh, big time eh, police. Nasa provincial na trabaho. Siyempre, hindi pwedeng mag-zoom tayo tapos yung background natin pangit. Mag-zoom tayo tapos yung background natin, yung ganyan, yung nakasando tayo. Wala tayong ligo, yung buhok natin parang, di ba? So, dapat talaga, mag-ano naman, mag-ayos-ayos naman paminsan-minsan. So, sulat mo dyan, be professional businessman. So, next. So, sulat mo dyan, patience is a virtue. That's one of the process, kailangan may pasensya tayo. Huwag kang atat makapag-build ng maraming grupo. Huwag kang atat makapag-build ng makapag-produce ng maraming pay-ins. Ang gawin mo, if you want changes in life, make changes of yourself. Ibahin mo muna yung sarili mo. Ibahin mo muna yung pag-iisip mo. Ibahin mo muna yung ugali mo bago ka magiging successful. Kung dati, lagi kang nagpo-post sa Facebook noon mo ng negative, ngayon, may pasensya ka na. Hindi mo na sila inaaway. Kung dati, madali kang mapikon, ngayon, i-adjust mo na yung sarili mo. Kasi critical yan eh. Baka madala mo yan sa paglaki ng grupo mo. Kunting ano lang, inaaway ka agad. Okay lang naman mapagalitan natin yung tao natin basta may ginawang mali. Or else, kung ano pa, kung hindi mo masyadong ano, pasaway, paano muna? Paliban muna. Pero pag medyo abusado na, medyo abuso na, okay lang, muna action na. So, kailangan talaga may pasensya tayo eh. Huwag atat. Dapat may pasensya. Hataw lang. Pag negative, next. Pag negative, next. Pag negative, next. Yan. Next. Sacrifice now. Enjoy later. So, sakripisyo sa karon. Bago tayo mag-enjoy. Huwag yung enjoy now, sacrifice later. Huwag muna yung mga nonsense na bagay. So kung pwede, sit aside mo muna yung mga nonsense na bagay. Sit aside mo muna. Sacrifice muna ngayon. Magpuyat muna. Okay lang walang tulog kaysa walang gising. Tama, kaysa lagi kang tulog ng tulog. Lumaki chan mo, hindi lumaki income mo. Palakihin muna natin income natin. Huwag yung chan. Or baka, chan yung lumaki kasi buntis na. Wala pang malaking income. Tama, sacrifice muna. Set aside muna yung mga bagay na importante. Ayos ba tayo? Focus muna tayo sa goal natin. Wala nang ibang kumpanya, wala nang ibang inegosyo na patok ngayon eh. Hindi ko kayo pinapower, hindi ka kayo sineselestukan. Wala nang ibang negosyo na maganda ngayon. Fast track 4x4 lang. Net comprenor lang ang pinakamagandang negosyo ngayon. Online lang po ang pinakamagandang negosyo ngayon. Wala nang iba. Yan, sacrifice muna. Mag-invest muna, sacrifice muna. Huwag yung bigay ng bigay sa jowa mo. Ah, buti pa jowa mo. Binili mo ng cellphone, binigyan mo ng pera. Tama? Yung mga, pag na, invest mo sa negosyo mo. Huwag muna yung mga ano-ano dyan, jowa-jowa dyan. Bukas na yan or... Pag may kotse ka na, pwede na.
babae ka, may sasakyan ka, suot ka dito, mula dito hanggang dito. Tapos bababa ka sa kotse mo. Lahat ng lalaki, tulo-laway. Tapos, mas maganda, pag babae, malaking income. Pag babae ka, wag yung asa ka lang sa partner mo. O pag lalaki ka, wag kang asa-asa sa babae. Dapat mag-create ka ng income mo kasi nakakahiya. Nakakahiya, binubuhay ka ng babae. Plintik. Ano ka, inutil? So dapat mas marami tayong pera kaysa babae. Kasi pag marami kang pera kaysa babae, mamahalin ka ng todo. Titimplahan ka ng kape. Papakainin ka palagi, snack, yung ganyan. Lalambingin ka. Kasi marami kang pera eh, may income ka eh. Pero pag wala kang income, nako, baka iwanan ka niyan. So magsikap tayo mga boys. Huwag yung may dating, walang datong. Huwag yung choy-choy, way lamoy. Okay lang tayong tawagin na pang babae yung produkto natin, basta importante, pang lalaki yung kitaan. So sacrifice tayo ngayon. Huwag matulog ng sobra-sobra. Baka mamatay ka niyan bukas. Sobras tulog. Baka atakihin ka niyan sa high blood. Yung iba dyan, grabe, matulog. 3 oras, plintik. Tapos pagkatapos kumain, tulog na naman. Tama, parang naghihintay ka ng high blood. Tama, le. Imaginin mo, pag gising, napakatagal gumising. Tapos kumain, pagkatapos kumain, inaantok na naman. Tama, ano ka ba, baboy? Tama yun ba? Wala nang ginawa. Actually, kapatid, ganito. Tuturuan ko kayo. Okay, coach, paano ba para hindi tayo antukin? Get busy every day. Ang gawin mo, pagiging busy araw-araw. Kasi pag busy ka araw-araw, hindi ka pwedeng antukin. At saka, wala kang oras para matulog. Ako nga, kung tutusin, I can do all the things I want. Pwede ako matulog buong araw kasi kahit hindi ako matulog, kahit matulog pa ako, mag-income pa rin ako ng malaki. Pero guys, natubragi, alam ng mga downlines ko dyan, dito, sa bahay. Okay, alam nyo talaga yon. Ako, matutulog ako pinakamatagal, 4 hours. Okay, bonus na yan kung may mag 5 hours. Hindi naman ako natulog na matagal eh, kasi ayaw kong mamatay ng maaga. Tama, sa mga sobrang tulog dyan, baka gusto mo mamatay ng maaga. Ang gawin mo, magtutulog ka, dapat ano ka? Magiging busy ka everyday. So hopefully may natutunan tayong lahat. Okay, may natutunan ba? So sacrifice now, enjoy later. Next. Yan, love your business always. Tama? Mahalin mo negosyo mo. Okay, tulad ng pagmamahal mo sa magulang mo. Kasi pag minahal mo negosyo mo, mamahalin ka rin ang negosyo mo. Mamahalin mo yung upline mo. Huwag mo lang mahalin mo bilang business partner. Huwag mong awayin. Iba, upline nila ay naaway. Huwag niyong awayin. Mahalin niyo upline mo. Niyo kasi, ako nga, napakaswerte niyo. May upline kayo eh. Mahalin niyo upline niyo. Huwag niyong awayin. I-greet niyo yan araw-araw. Hi upline. Kumusta? Thank you. Kasi kung hindi nang dahil sa ups, hindi ako mag-income ng ganito. Kasi yung iba, ako hindi ako nagbibiro ha. Yung iba, hindi na naka-appreciate nung lumaki na yung kita nila. Huwag niyong kalimutan guys, sino kayo dati. Kasi kung walang upline na nagtuturo sa inyo, kung walang upline na nag-guide sa inyo, wala kayo sa lilagyan niyo ngayon. Kung walang upline nagtuturo sa inyo, hindi kayo nag-income ng ganyan. Hindi kayo nakatikim ng income na ganyan. So mahalin niyo upline niyo, okay, as you love yourself, love your business partners, mahalin mo negosyo mo. So kasi yung negosyo natin napakaseloso eh. Ang negosyo natin si Fast Track 4x4 System times 4 payout, napakaseloso. Kung hindi mo siya minahal, hindi ka niya bibigyan ng malaking income. So wag mo siyang gawing panakip butas lang kasi wala. Wag mo siyang gawing panakip butas lang kasi wala ka pang maibang magawa ngayon. Tama? Kasi si Fast Track 4x4 times 4 payout, napakaseloso niya. Pag may ginawa kang iba, hindi ka rin mabigyan niya ng magandang income. Kasi hindi ka stick to one sa kanya. Para kang lalaki na dalawa yung girlfriend mo. So love your business always. Mahalin mo negosyo mo, mahalin mo si Fast Track 4x4 para mamahalin ka din niya, para mabigyan ka niya ng malaking income. Huwag mo siyang gawing panakibutas. Yung minahal mo lang siya ngayon kasi wala ka pa rin ibang magawa. Tama, at saka pag makita ka na ng ibang-ibang option,
iwanan mo na siya kasi panakibutas mo lang siya. Huwag mong gawin yan kasi hindi tama yan. Para lang yan sa pagmamahal ng ano, pagmamahal ng kapwa-tao eh. Parang relasyon nyo. Siya yung nasa buhay mo ngayon, pero iba yung nasa isip mo. Eh, so, mahalin mo siya. Dapat siya lang yung ano, siya yung focus mo. So, huwag kayong magmahal ng iba. Okay? Yung mahal nyo, si fast track 4x4 times 4P out. Para mahalin din yan niya kayo. I tell you, kapatid, 1 year from now, pag minahal nyo si fast track ng todo, maahon ka sa hirap. Yan, so naintindihan natin? Mga appliance, dapat mahalin natin isa lang, ha? Kung meron kang ano ngayon, okay, huwag ka nang magmahal ng iba. Huwag na, isa-isa lang, paisa-isa lang. Okay, ayos ba tayo? Next, ramdam mo sa puso mo ang iyong negosyo. Okay, namnamin mo. Mahalin mo siya ng todo. Tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Okay, tulad ng pagmamahal mo sa kanya. Kahit ilang beses kanyang sinaktan, pinaglaban mo pa rin. Tama? Ilang beses kanyang inaaway at pinagalitan, pinaglaban mo pa rin kasi tiniis mo. Ma-imaginein mo, nagpaka-martyr ka nga sa bagay na hindi mo pwedeng ikayaman. Lalo na kaya sa fast track 4x4 system na buong pamilya mo, ma-enjoy nila lahat yung magiging income mo dito pagdating ng panahon. Yung iba, kinilig eh. Tama, hindi yung ganyan pinag-usapan natin. Yung pinag-usapan natin, negosyo. Okay, so dapat, sulat mo dyan, sulat mo, paunti-unti, sulat mo. Nasa dugo mo ang pag-achiever. Nung dati, nung hindi pa tayo pinanganak, okay, tinatry lang tayo sa magulang natin. Okay, natulog sila ng maaga, tapos pinatay nila yung ilaw. Yun na, tinatry nila yung best nila na mabuo ka lang. Billion kayo na naglalaban. Napakabilis mong tumakbo. Maraming tao, marami kang kalaban, marami kang kakompetensya. Kasama mong tumakbo. Para lang ikaw yung makapasok. Para ikaw yung maging anak ng magulang mo. So dyan pa lang, hindi ka pa lang nabubuhay sa mundong ito. Achiever ka na. Bakit kayo, bakit ngayon, bakit ngayon nag-entertain ka na ng hindi ka achiever? Imaginein mo, millions of sperm cell ang kalaban mo. Pero bakit ikaw lang yung nagiging tao ngayon? Kasi ikaw yung mabilis tumakbo. Ikaw yung ano, ikaw yung lumalaban. Pag may humahawak sa'yo na gustong ano sa'yo, parang hilain ka pababa, iniwasan mo. Tama? So ikaw yung nagiging tao. So dyan pa lang kapatid, achiever ka na eh. So huwag kang matakot ngayon na buhay ka sa mundong ito, may purpose ka. Ano ba yung purpose mo? Ang purpose mo, ikaw yung solusyon sa pamilya mo para maiahon mo sila sa kahirapan. So lagay mo sa utak yan, lagay mo sa utak. Huwag muna magbuo ng bata ha. Kasi yung iba na yung takbo ng isip eh. Pinag-usapan natin dito pagiging achiever mo. So hopefully may natutunan. Next. Yan. So long term yung negosyo natin, huwag magpadali, no shortcut. Sulat mo dyan, long term business. No shortcut. Huwag tayong manloko ng tao kasi mahirap na. Na-try na namin yan. Tama, mahirap, wala kang pwedeng marating dyan. So pag sinabi mo, gawin mo. So ugaliing tumulong sa kapwa. Huwag nang mag-sell stock dyan. Long term, tulungan lang lahat, no shortcut, huwag magmadali. Gawin lang ang proseso. Okay, huwag yung over-promising, huwag ganyan. So dapat, long term palagi. No shortcut, okay? Invite lang ng invite, tuloy-tuloy lang. Negosyo natin, long term eh. So no shortcut, okay? Huwag gagawa ng sariling sistema, ayos ba tayo? So sundin lang yung mga lesson natin. Next, teamwork, okay? Sabihin mo sa sarili mo, teamwork. Unity. Okay, para sa pagkamit ng pangarap, kailangan united tayo lahat. Sa pagkamit ng pangarap, kailangan teamwork tayong lahat. Tulungan. O, sabihin mo sa katabi mo, tulungan tayo. O, kung wala kang katabi dyan, mama, ina, tulungan mo ako. Tulungan tayo, tulungan. O, katukin mo dyan, katukin mo. Mama, tulong.
tulungan mo ako. So dapat unity ha, importante unity. Hindi tayo pwedeng magka watak-watak ha. Kahit malayo, okay, walang pwedeng maiwan, okay? Kami, sanay na kaming palagi kaming iniwanan. Sanay na kami yung iniwan. Pero ito yung sisiguraduhin ko. Walang taong nangiwan sa amin na hindi nagsisisi sa huli. So dapat talaga teamwork, okay? Sabihin mo sa sarili mo, teamwork. Okay, willing ba tayong mag-teamwork? Teamwork lang, tulungan. Suportahan tayo sa isa't isa. Yan, follow the system. So i-follow mo yung sistema, sundin mo yung lesson 1, lesson 2, lesson 3, at saka ano yung script, no? So follow the script. Okay, sundin mo lang anong tinuro ni upline. Attend trainings. Okay, mag-attend ng trainings every Monday. At saka mag-hit ng award. Meron tayong awarding every after 2 weeks, every Sunday. Mag-attend lang, magdala ng invites. Magparami tayo para makapag-raffle na tayo ng 1 membership at saka 1 package. Excited ba kayong lahat? Okay, so dapat lahat mag-follow ha. Teamwork, okay? So teamwork. So sa mga trabahante diyan, sa mga empleyado, mag-attend kayo ng Zoom, alas 3 ng hapon. Magdala kayo ng invites, okay? So follow mo lang ang sistema. Always be active sa convo natin. Sulat mo dyan. Always active sa convo. So wag baliwalain yung negosyo mo. Kasi ulitin po ko yung negosyo mo, siloso to eh. Para mabigyan ka ng malaking income, dapat focus mo siya. Stick to one ka sa kanya, okay? Next, advantage of Netcompreneur. So ano yung advantage sa fast track 4x4 times 4 payout? So low startup cost of capital. So maliit lang yung puna natin. Hindi milyon, hindi malaki. So napakaswerte mo. Hindi ka nag-invest ng milyon para kumita ka ng half million in just 1 month, 1 buwan. So napakaliit lang yung puna natin. So the advantage of not Netcompreneur. Ano yung Netcompreneur? Network marketer, e-commerce, and entrepreneur. Okay? Then, you are the boss. So sa Netcompreneur, sa fast track 4x4 times 4 payout, tayo yung boss dito. Wala tayong boss, wala tayong amo dito. Lahat tayo, magkapareho lang, parehas lang tayo. Okay? Ang kaibahan lang, ako lang yung leader, ako lang yung upline nyo, ako lang yung coach, nagtuturo. Pero pareho lang tayo dito, equal eh, walang boss. Then, no territorial boundary. So yung pag-invite natin kahit sa ibang lugar, OFW, mag-market din kayo ng OFW, mga upline, sindan nyo sila ng link. Kung may kakilala ko sa Hong Kong, Macau, Singapore, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, Dubai, USA, kahit saan, lugar. I-communicate nyo, sindan nyo sila ng link. Okay, pwede na. No inventory headaches, okay? So walang sakit sa ulo para mag-inventory, para sa income mo, para sa mga tao mo. Nandiyan na lahat sa account mo, okay? No employees, wala tayong empleyado dito. So walang sahuran, walang empleyado, okay? So kumbaga, hindi tayo empleyado dito, walang expenses, walang sahod. So we are businessman, okay? Then, low overhead expenses. Okay, walang expenses, walang bayaran na kanano, marami bills ng kuryente, tubig, kahit saan, kahit na sa bahay, pwede tayong may negosyo. Okay, wala tayong rentahan na opisina. So that's the advantage of fast track 4x4 and advantages of Netcompreneur. Home base, okay, nasa bahay lang. Then, free self-development training. Tinuturuan po tayo dito paano mag-communicate ng tao. Tinuturuan po tayo dito paano humarap sa kamera para paano magiging artista. So good news, artista ka na, okay? Marunong ka nang humarap sa kamera. Yan, okay, sulat niyo diyan ha. If someone asks you what is the meaning of network marketing, okay? So the meaning of network marketing is a system of moving products from the manufacturer through the consumers through the organization of users, retailers, and network builders. Okay? So that's the meaning of network marketing. Pag may mga tao dyan, nag-alam-alaman, alam ko na yan, network marketing yan, networking yan.
tanungin mo kagad. O sige nga, alam mo, ano meaning ng networking? Pag walang masagot, nagalamalaman lang yan. So yun lang. Tanungin yung meaning ng network marketing. So meaning to say, is a system of moving products from the manufacturer. Okay? Direkta tayong makabili sa produkto para ating gamitin. Okay? At ating ibenta. And pwede din tayong mag-build ng network. So we have three ways of income. So consumers or users, retailers, and network builders. Kaya maraming umayaman kasi marami tayong kitaan dito. Okay? Next, law of leverage. Sulat mo dyan. Law of leverage, the big secret of successful businessmen. Okay, when we say leverage, it is a way which you will be multiplying yourself in the form of others through time, effort, and money. So, law of leverage, minumultiply natin yung oras natin, yung effort natin. Ito tinatawag ko na teamwork and money. So, ito yung sistema nila ni Bill Gates. Ito yung sistema nila ni Lushutan, Henry C. Ito yung sistema. Okay? Kaya sila yung mayaman kasi gumamit sila ng maraming oras sa ibang tao, maraming effort sa ibang tao. Okay? Kaya marami silang pera. That's law of leverage. Isulat muna bago ako mag-proceed. Okay, kasi bakit? Importante dapat. Alam nyo yung ano, alam nyo yung meaning ng network marketing kasi baka tatanungin kayo. Wala kayong masagot. Baka sabihin nyo, hindi ko alam. Magtanong lang kayo kay Coach Glenn. Dito na naman tayo sa ano, sa susunod. Yan, so ito yung mga successful na mga negosyante. Okay, ito yung mga successful na negosyante. So ano sinasabi ni Bill Gates? He said, if I would given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Okay? So ito pa yung isa sa mga successful din. So former British Prime Minister. So network marketing is a tremendous contribution to the overall prosperity of economy. So imagine niyo ha, Prime Minister na yung magsabi. Okay? Kung alam nyo si US President Bill Clinton, anong sabi niya? Your industry gives a chance for everyone to make the most of their lives. Okay? I thank you for keeping it strong for so many people and expanding it to more millions of people. Thank you for your work. God bless you. So, ito yung sinasabi ni Bill Clinton sa network marketing. Sa fast track 4x4 times 4 PL. So imagine niyo ha, sila na yung nagsabi. Tapos anong sabi ni ano? Anong sabi pa ni author ng libro? So ni Paul Saint-Pelzer. Of all the entrepreneurial opportunities available today, one of the most important is direct selling, also called network marketing. So grabe. Tama? So nakita natin. So napakaswerte mo, nandito ka sa fast track 4x4. Kasi ngayon mo lang pa to nalaman. So sinong inantok na? So marami tayong learnings dito ha. Then, yeah, network marketing. Yan. So why fast track? So why nandito ka sa fast track? Babalikin ko. So fast track 4x4 is ISO certified. 40 plus millionaires. So marami na tayong mga nagiging milyonaryo. Very legal, low startup cost of make millions of income. So, paki-screenshot nyo or sulat. Para isulat nyo lang sa notebook nyo mamaya. Then, high quality and consumable products. So, yung produkto natin napaka-effective. Then, high remarkable leadership and experience. So itong coach nyo, itong nagturo sa inyo ngayon, it's a proven. Okay, isang top earner, okay, maraming resulta, yan. Maraming knowledge in terms of ganitong negosyo. So napakaswerte nyo. Then, stable company. So our company is 13 years existing na po. Okay, so nationwide. Then, solid marketing plan. So ang gawin mo lang, maghanap ka lang ng apat.
Tapos magtrabaho yung apat, nagtrabaho, nagtrabaho, automatically kikita ka ng million. Okay, then, so succeed in netcompreneur. So kailangan kang mag-succeed sa netcompreneur. Okay? So, ganyan kaganda yung negosyo natin. So kailangan kang magiging successful, kailangan kang yumaman, kailangan kang kumita ng malaki, lalo na sa new normal. Kasi may nagtuturo na sa inyo, given na lahat. Tama? So kailangan kang maging successful. Ang gawin mo lang, mag-attend ka lang ng mga learnings everyday. At saka, pag nag-attend ka ng learnings, mga uptimes, i-apply mo. So wag yung nag-attend ka ngayon, pinakinggan mo dito, tapos kinabukasan, lumabas sa kabila. Tama? At saka nagiging, wala na, kinalimutan lahat. So that's it. So that's all for today. That's all for this evening. Okay, hopefully may marami tayong natutunan. Marami tayong learnings na mga bagay na na-add naman sa kung anong learnings na natin dati. Okay? So sana na-refresh yung lahat ng members. So simula bukas, i-ano na natin, birit na tayo, banat na tayo, tuloy-tuloy na natin, huwag tayong mag-ilang, mag-share ng magandang opportunities sa bawat tao. Kasi napakanda yung negosyo natin. Ayos ba tayo? So sayang yung iba na hindi naka-attend ngayon. So ang gawin nyo lang is inspire nyo sila palagi, okay? I-communicate nyo sila palagi na sayang hindi sila nag-attend. So dapat next time mag-attend na. Ayos ba tayo? So dapat lahat sumuporta sa 3 PM uso natin everyday, 7 PM uso natin everyday. Okay, so dapat magparami tayo ng magparami. Okay, bago tayo mangarap, ang gawin natin araw-araw is kailangan tayong kumbaga mag-pray palagi. Okay? Mag-pray sa Panginoon, hingiin lang natin yung blessings natin. Kailangan dapat bawal yung tamad. Pag nag-pray tayo is siyempre workout natin. Kung ano yung hingi natin, trabahuan natin kasi bibigay at bibigay din yan. Ayos ba tayo? Ayos ba tayo mga uplines? So may natutunan? Maraming natutunan? So siguro tamang oras na din, okay? So i-apply lahat ng learnings at saka ang gawin natin is i-master natin yung lesson 1. Okay, i-master natin yung lesson 1 at saka i-achieve natin yung lesson 2. Sa mga hindi pa 15 accounts dito, trabahuin nyo, mag 15 accounts kayo. Mga uplines, pag may income, rehead. Okay, mag-rehead. Okay, wag yung gastos ng gastos, rehead, invest your business. Kasi walang ibang tao na makapag-enjoy niyan pagdating ng panahon, ikaw pa rin. So don't stop getting your goals every day. Okay? Dapat mag-hit ka ng goals araw-araw. Pain, maraming kang pain. Hit the goal every day, dapat may pain ka araw-araw. Sulat mo diyan. Dapat may pain ka araw-araw. At siyempre, bago ko makalimutan, muntik ko nang makalimutan. Meron tayong I don't think so, ako nakalimutan nyo, no ba? Okay, so mamaya, isi-send nyo sa, no, sa Fast Track 4x4 system online courses natin. Doon sa convo natin, yung dream board natin. So ipakita natin yung dream board natin, kung nakagawa na ba yung iba or kinalimutan. Okay, yung iba, kinalimutan. So mahirap mag-workout ng goals kung wala kang dream board. Okay, so yan, iba-iba yung utak ng upline nyo. Maraming iniisip si upline, Glenn. Okay, maraming iniisip si upline, pero yun lang. Alam ko yung sinabi ko last week. Sinabi ko last week, may reward ako sa pinakamagandang my dream board. So, sino yung pinakamagandang my dream board? I-send you bukas kasi ang pinakabaganda, bibigyan ko ng isang box na vitamins. Ha? Ultimacy. Okay, kinalimutan. Ito yata, dagdagan ko rin mga uplines, mga core leaders, mga leaders. Please don't forget to remind your people, don't forget to remind sa mga tao nyo araw-araw. Huwag nyong kalimutan. Kasi sa kaka-focus natin sa goal natin, o yan, si Upline Joseph, meron na. Upline, pakita mo upline.
Oo, di ba? O, saan yung iba? La. Yun lang. So, dapat, pagkalimutan na, so bukas, mag-send tayo pahabol, ha? So, magsulat kayo ng income nyo. Tama? Dapat isulat yung income nyo na gusto nyo. So, nag-send ako sa convo natin, nag-send ako, dapat tularan nyo yun, maggawa kayo ng sarili nyo. Okay? So, guide nyo lang yon. So, wag magiging kampante, trabuhan natin yung goals natin. Okay? So, salamat sa inyong pagkikinig, salamat din sa oras. Okay? So, wag kalimutang mag-pray. Pag-gising mo ng umaga, dapat ang unahin mo yung Panginoon, una kang magpasalamat. Okay? Una kang magpasalamat sa ibang araw na naman na binigay. Okay? Hingi ng blessings. Okay? Ng production bago mo kunin cellphone mo. Kasi yung iba, inuna na yung cellphone, inuna yung pagsi-selfie. Okay? Bago nag-pray. So dapat unahin natin yung task para tayo yung nauna. Tayo yung bigyan niya ng maunang blessings rin. Kung sino yung nanghingi, yan yung bibigyan. Ayos ba tayo? Okay, so siguro sulit na. So that's all for today. To God be the glory. This is Upline Glenn. This is Coach Glenn. Okay? Thank you and good morning.